Magandang araw mga Lodi. Sa video natin ngayon ay mayre-reperting isang original na Makita planer. Ang Makita planer na to ay hindi na raw nagfa-function dahil nung huling ginamit ito ay bigla na lang daw umusok at parang may nasusunog sa loob. Kaya guys, tignan natin kung ano ang sira nito at i-re-repair natin ito dahil sayang, original pa naman. Tignan muna natin ang maigi yung planer. Medyo mahirap nang paikutin yung sa blade part niya. Tanggalin mo natin yung cover ng belt niya. Matigas na lang paikutin. Tayo natin tanggalin yung belt kung malambot pa bang paikutin yung armature niya. Yung armature rotor na part niya ay malambot pa naman, parang okay pa naman siyang paikutin. Itong sa blade part talaga niya sobrang hirap paikutin. Try nating saksak kung nag-function ba talaga o hindi na. May nangangamoy sunog ba or hindi na ba talaga nag-function o nagba-vibrate ba. Wala talagang power guys, hindi nagbabibrate, hindi umuugong, wala talaga. Kaya itester muna natin yung wire niya. Kailangan natin buksan yung planer na to upang ma-check din natin yung switch. Itester muna natin yung switch niya kung nagfa-function ba talaga. Okay pa naman yung switch niya kaya titignan natin yung carbon brush at yung sa loob niya. Okay pa naman yung carbon brush. Tignan natin yung isa. Okay pa naman yung mga carbon brush niya. Kaya sa pag-troubleshoot natin, malalaman na natin dito kung yung winding talaga niya ang sira. Tanggalin muna natin yung mga pulley niya. Ngayon guys, natapos na natin i-check yung wire niya, yung carbon brush at yung switch. Kaya i-unscrew na natin itong mga screw na to upang malaman natin kung yung armature niya or yung stator ang sira. Malaking problema to guys. Sunog ang kanyang stator. At mukhang sunog na rin yung kanyang armature. Grabe. Kailangan muna natin tanggalin itong stator niya upang ma-rewind natin itong stator niya at ito na ring armature dahil itong dalawang to ang nasunog. Kaya magre-rewind tayo ngayon guys.
medyo mahirap tong bunutin tong stator na to dahil nasunog na to at dumikit na yung plastic sa stator niya. Kaya kailangan nating pursahin talaga, guys. Yan, hugot na natin siya, guys. Check muna natin. Sa pagtanggal naman ng mga puli, guys, itong malaki na to ay yung para sa blade niya. Ang pagtanggal nito ay counterclockwise. Ito naman, clockwise yung pagtanggal. Lagyan mo natin ng tila dahil bawal masira tong guide ng puli niya. Ito namang sa armature niya, guys. Ang pagtanggal ng puli ay clockwise yung pagtanggal. Yan, guys, natanggal na natin yung armature niya at yung stator. Sobrang sunog na talaga tong dalawang to. Kaya kailangan natin i-rewind ito. Tanggalin muna natin tong copper wire niya. Ito na yung armature niya, guys. Tinakpan muna natin yung mga bearing niya ng putik dahil paapuyan natin ito upang matanggal yung resin at matanggal natin yung nasunog niyang winding.